Nasa West Philippine Sea na ang ilang barko ng Pilipinas at Amerika nakasali sa balikatan exercises. Hindi raw nila alintana ang namataan doong barko ng Navy ng China. At nakatutok doon lahat, si Ian Yu. Ian? Yes, Pia, patuloy na sumasabay at nakabantay sa ating barko at ating mga kaalyado yung barko nga ng Chinese Navy. Yung barko na yan, Pia, ang tila sumalubong sa mga barko ng Philippine at US Navies nang mula doon sa Sulu Sea ay lumipat sila dito sa West Philippine Sea para nga sa pagpapatuloy ng balikatan exercise. Mula Sulu Sea, tumawid sa hilagan ng Palawan ang mga barko ng Pilipinas at Amerika patungong West Philippine Sea. Pero nang nasa 50 nautical miles na sa kanluran ng Northern Palawan, bumungad ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na may bow number 793 na ayon sa commanding officer ng BRP Davao del Sur ay isang surveillance vessel. Mula pa kaninang alas 6 ng umaga ay namataan na ng mga miyembro ng Philippine Navy yung isang People's Liberation Army Navy na vessel ng China na tila ba nagsha-shadow sa aktibidad na ginagawa nila ngayon. Sa kasalukuyan ay naka-formation ang mga barko ng Amerika at Pilipinas para nga sa isang exercise na bahagi pa rin ng multilateral maritime exercise ng balikatan dito yan sa West Philippine Sea. Since na monitor natin, may mga movement sila and we can consider na nagkakandak sila ng shadowing operations. Sa distansyang 3 nautical miles, halos dumikit na ito sa mga barko ng Pilipinas at Amerika, pero hindi nagpatinag ang patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz. Dinaanan lang din ito ng landing ship dock na USS Harper's Ferry ng Amerika. Nasa loob na itinakdang operational box ng multilateral maritime exercise ang barko ng China na kahit nagbabago-bago ng posisyon, hindi nag-radio challenge sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Hindi rin siya ni radio challenge ng Philippine Navy. We will be providing yung radio challenges kapag nakita namin that they will impede or obstruct and especially affect yung safety of navigation ng ating exercise. May aeroplano din ng Philippine Air Force na nag-flyby malapit sa mga barko ng Pilipinas at Amerika, pati sa barko ng China. Sa ikalawang araw ng cross-deck landings, tila nakamasid lang ang Chinese Navy sa paglipad ng Augusta Westland Chopper ng Philippine Navy mula sa BRP Ramon Alcaraz patungo sa sinasakyan naming BRP Davao del Sur. Nag-touch and go ito bilang bahagi ng proficiency sa landing at take-off sa kaalyadong barko. Lumapag din sa USS Harper's Ferry ang helicopter ng Philippine Navy. Sa pag-take-off mula sa barko ng Amerika, nadaanan nito ang nagmamasid na barko ng Chinese Navy. No, we are not threatened by their presence. We were able to conduct successfully yung ating activity without any accidents or mishap. Lahat natuto sa ganitong activity. Ang mga taga-Philippine Marines at US Marine Corps sumabak sa air assault exercise sa Balabac Island, Palawan. Ginamit sa pagsasanayan ng buhalang Sikorsky Super Stallion Helicopter ng US Marines para sa pagpasok ng tropa sa itinakdang lugar kung saan ipinakita nila ang mabilis na deployment. Pagpapakita ito ng pinagsanib na kakayanan ng Philippine at US Marines sa pagsasagawa ng maselang operasyong pangmilitar. Pia, hindi katulad ng mga nagdaang araw ay wala kanina doon sa mga exercise ang French frigate na Vendomir dahil lang binanggit sa atin ng ilang mga opisyal dito ay may operational requirements daw itong ginawa ngayong araw, pero inaasahang babalik din ito sa multilateral exercise sa mga susunod na araw. Bukod din sa USS Harper's Ferry ng Amerika ay may isa pang barko ng Amerika ang susunod dito, yung USS Somerset. So yun muna, Pia, ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa inyo. Maraming salamat, Ian Cruz, nagulat live mula sa West Philippine Sea. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
sa mga Kapuso Abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.